Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kandidatura ni Pastor Apollo Quibuloy bilang senador. Pasok na po siya sa qualified candidates. Nagdesisyon ng COMELEC. So may iiyak na dyan. yung isang senador na grabing galit. I don't know. Anong nakita niya kay Pastor Quibuloy? Tapos, ano yung chances na mananalo si Pastor Quibuloy? Nako, marami akong subscribers nagpapadala sa akin ng opinion nila na sasama nila si Pastor Quibuloy sa kanilang balota. And then ito, may mga nag-conduct ng survey ko, Kalye survey. Nako, kahit hindi miyembro ng KOGC, nagpapahayag ng suporta kay Pastor Quibuloy. Nako, baka, sabi pa nga ng isa, baka mag-landslide yan. Okay, panoorin natin itong interview na ito, survey, tungkol sa suporta ng taong bayan kay Pastor Apollo Quibuloy. Pabahay natin, nagpahayag ng suporta sa kandidatura ni Pastor Apollo. Tiwala sila na malaki ang magagawa ni Pastor Apollo sa Senado, gaya ng nagawa nito sa kanyang kongregasyon. Ayon sa kanila, hindi sila naniniwala sa mga akusasyon na ibinabato sa butihing pastor. Pero we're open to supporting him. Oo naman, siyempre. Well, na kasi may layunin naman siya sa bayan. Hindi naman yung sabihin mo na porque ang daming pato sa kanya, pariniwalaan mo na may batas naman tayo. Ano yung nakikita natin? Nakikita naman natin yung mga akusasyon ng pastor. Lahat naman. Kahit naman sabihin mo, hindi ako, katolik ko ako. Nagbabasa naman ako yan, tinitingnan ko naman yan. Paanoin mo rin sila. Mayroon pa si maniwala-wala sa salisalita eh. Eh, yun naman yan, kahit naman sabi mo daming ang binabato sa kanya, pero mayroon pa rin paniwalaan. I-prove nilang guilty. Hanggat hindi na po-prove, nobody is innocent, everybody is innocent until proven guilty. Pag hindi na-proof. Kung mapuproof ka agad na hindi siya guilty, ako, la-landslide. Oo, landslide. Kung gano'y isang tao pagka-porkit, hindi pa natin alam ang totoo. Pwede yung masuportahan si Pastor Quibuloy? Pwede po. Naniniwala naman po ako na mabuti siyang tao. Pero bukas ka na suportahan siya. Oo naman. Bakit? Duterte yun, di ba? Kaya yun ang bubuti. Pati sa internet space, buhos ang suporta kay Pastor Apollo Quibuloy sa social media. Samantala, sa huling araw ng pasahan ng petisyon laban sa mga nuisance candidate, ayon sa COMELEC, 8 ang naghain ng petisyon sa local level, habang 20 naman sa national positions. Ang nuisance candidates ay tinuturing na pampagulo lang at wala talagang intensyon na tumakbo sa eleksyon. May isang klase pa po talaga na isang nuisance candidate na yung gusto lang ay magpasikat, gusto lang makita sa TV at magkain ng COC, tapos na, wala na po siyang gagawin. May isa pa rin pong klase at tingin namin yung mas masama na naghain ng COC o inutusang maghain ng COC ng ilang kandidato ng purpose niyan, magnakaw ng boto. Sa paanong paraan, lilituhin yung ating mga kababayan. Tatunog, kapareho, halos katulad ng spelling ng pangalan ng isang lehitimong kandidato. Ang mga petisyon laban sa mga nuisance candidate ay agad na riresolbahin ng komisyon. Una po sa lahat, ito po'y kaso, no? So ito po'y diringgi ng COMELEC. Maari po itong magdepende dun sa dalawang division. At tandaan po natin, may commitment naman po si Chairman Garcia na tatapusin ang lahat ng ganitong kaso sa division level by October. At yung pong kung sakali mag-MR pa sila, akyat sa Commission and Bank, tatapusin po ito by November po. So ito po'y talagang kaso. Asahan din po natin, not later than October 29, na ilalabas namin sa aming website ang initial list of candidates. Ulitin po namin, initial pa lamang po ito at subject pa po ito dun sa mga kalalabasan ng mga kaso at iba pang mga tatanggapin po namin mga proseso. Yeah, yes. Kasi sinabi ni Dada kanina, no, na yung panahon sa bayanan, ang kalaban niya ay ang CPP, NPA, NDF. Totoo yun, kasi si, kung baka hindi niyo alam, si Atty. Bosantog ay naging spokesperson din ng NTF-LCAC, yung naunang NTF-LCAC, and he was also part of the NTF-LCAC, the legal cluster, no? So, it's true, but the real, yung totoong scope ng advocacy ng Epanao sa Bayanan ay yung
human rights, yung paninira sa Pilipinas ng mga mapang-api, no? Syempre kasama dyan talaga ang CPP, NPA, NDF, at ang talagang isa sa itinarget nila ay ang ating mga kababayan, yung mga katutubo nating mga kapatid. Kaya lang kasi ang CPP, NPA, NDF... Okay, so bigyan natin ng reaction ano, tungkol sa pagkatao ni Pastor Kibuloy. Yung mga na-interview, hindi yun mga KOJC members. Noong kasagsagan sa KOJC drama, 16 days na pag-occupy ng kapulisan sa kumpa ng KOJC, ang daming sympathy. Bumuhos ang simpatya ng maraming Pilipino sa nangyari sa KOJC. Kaya, ang karamihan comments na nababasa ko, hindi ako KOJC member. Katolik o ako, o Muslim ako, iba-ibang denominasyon, religion. Kailang hindi na, ano, sobra na yung ginagawa sa KOJC. So, yun ang bantayan nila, yung sympathy votes ng mga Pilipino, yung kulturang Pilipino, na kung sino yung inaapi, napupunta doon ang simpatya. Kaya, delikado, baka may iiyak. Sino bang iiyak na senador pag nanalo si Pastor Kibuloy? Alam nyo na, hindi ko na lang babanggitin. Sympathy. Isa ba, yung KOJC na lang, I don't know, may nagtanong sa akin, yung isa kong subscriber, si Chris Torres, ang aking kaibigan sa Cotabato City. Ilan bang members ng KOJC, sir? Yan, wala akong, siguro, ano, estimate ko lang ha, pinakamababa, 1 million. 1 million, pataas. So, yun na. Base na yun ang ano, malaking puhunan na yun ni Pastor Kibuloy. Then, DDS, mga Duterte diehard supporters. I don't know how many millions ang mga DDS, lalo na sa Mindanao. Yung sinabi ng isang na-interview, eh, di ba Duterte supporter yan? Duterte yan si Kibuloy. Bubutuhin ko si Kibuloy dahil kay Duterte. Oh, yun na, yung influence ni PRRD, in-endorso ni PRRD si Pastor Kibuloy, malaking bagay yun. Na, ano, so, kaya nga, ulitin ko yung isang senador na dismayado pag grabing pagkadismaya nung nalaman niya nag-file ng kandidatura bilang senador si Pastor Kibuloy. Kahit ang DOJ medyo nabahala, may mga pronouncement sila na kung manalo si Pastor Kibuloy, delikado yung extradition, yung posibilidad na dadalhin siya sa Amerika para litisin, hindi na matutuloy. Kasi may immunity na ang isang senador. O, kaya sinasabi ng DOJ na dapat gumalaw na ang US government na magpadala na ng extradition request. Hanggang ngayon wala pa eh. Kadudadodo, question mark. Matagal na yun, 2021 pa ata yung indictment. Yung nandun na yung naisampa na yung kaso sa korte, bakit hindi pa simula ng trial? Para malaman na kung totoo ba yung akusasyon kay Pastor Kibuloy. Palaging postpone ng postpone, ang nagre-request ng postponement, yung prosecutor. Yung mga abogado ni Pastor Kibuloy, nakahanda ng depensahan siya. Kaya lang, hindi pa nagsimula ang trial ni Pastor Kibuloy sa US. So bakit hindi pa sila nag-send ng extradition request? Oh, ngayon, more than 2 years ng administrasyon ng Marcos Jr. Magkaibigan, magandang relasyon ng US sa Biden admin at Marcos admin. Bakit hindi nila formal na i-request na ma-extradite na? I'm sure
aaprobahan ng Philippine government yung extradition request, kaya lang hanggang ngayon wala pa. So anong ibig sabihin? Mahinang ebidensya? Oh. Ito na ngayon, baka taong bayan, tayo po ang maghusga. Kaya tama yung sinabi ng mga na-interview na huwag tayong maniwala kaagad sa mga ibinabatong akusasyon dahil hindi pa napatunayan na guilty. These are all accusations. Parte ng demokrasya, considered innocent pa ang tao unless proven guilty by the court. Okay? So, good luck kay Pastor Kiboloy at good luck sa best friend niya na isang senador.